Sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsiang kasalanan, nalupit ang kamatayan, sinayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Mahalagang magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa nagbilang araw na ito, ating isigaw, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo na sa aming pagkilala na ang iyong anak ay sa amin ay nabuhay talaga, kami nawa ay maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya ang sinumang matagpaan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na naliwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo,
Bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sabihin sa iroon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalyeng matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nanalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaruroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal na Jerusalem, at naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nauli ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Kumakain
sa katawang aking hain ay mananahan sa akin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubukayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananakan sa akin at ako sa kanya. Bukay ang amang nagsugo sa akin, at ako ay nabubukay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubukay dahil sa akin. Ito ang pagkain na bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubukay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyaon. Sinabi ito ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo na. Dito sa ating Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubukayin sa huling araw. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus? Ang ating Panginoong Jesus nasa Holy Communion na ating tinatanggap sa loob ng Misa.
kung tumatanggap tayo lagi-lagi ng Holy Communion at tumatanggap ng karapat dapat, magkakaroon daw tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ba itong buhay na walang hanggan na binanggit ng ating Panginoong Jesus? Kung tayo ay namatay, mapapasalangit tayo at makakasama natin sa langit ang ating Panginoong Jesus magpakailanman. Ikalawa, habang nabubukay tayo sa lupa, sapagkat nasa atin lagi-lagi ang Panginoon, aasikasuhin tayo ng husto. Tutulungan tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya, ang payo ng ating Panginoong Jesus, lagi tayong tumanggap ng Holy Communion at tumanggap ng karapat dapat. Magsitayo na po. Ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin. Sa kapag na ito, hiningin natin sa kanya ang lakad ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pagkikipag-isa sa kanya, kami ring lahat
ay magkaisa bilang mga bahagi ng kanyang katawan. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Masayang magsalo, aming sana mga alay, gawin mong totoo. Itong ala at tinapay, gawin yukot katawan. Magsitayo na po. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay namin na ito sa iyo at iyo sanang kalugdan. At kami ay gawin mong akin sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa pag-aakin ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagkakarian mo ay maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya. Naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga
napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Magsiluhod na po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod
sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga napapagal kayo.
sandali kumain, uminom kayo ng hangin ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, sa pinagsalukan namin na banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang muling paghapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpatawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.